Napaka-importante nito. Have faith in God. Jesus answered, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done. Naku, napaka-powerful nun. It will be done for him. How to apply your faith to everyday life? Thirdly, use your mind positively. Tika lang mga kapatid, kasi nga, kaya sinabi natin, i-apply yung faith sa araw-araw. Kasi nga, araw-araw, nagsasalita ka. Araw-araw, tumitibok yung puso mo. Dami mong pwedeng makita. Ang dami mong pwedeng pagfokusan ng emosyon. And then number three, araw-araw, nag-iisip ka. Kaya lang, paano mag-isip ng tama? Paano makapag-isip positively? Ganda nito, kapatid. Remember that your mind reveals your faith. Ano yung takbo ng isip na yan? Yan ang magre-reveal kung kumusta yung pananampalataya mo. So, ibig sabihin, ayusin mo ang pag-iisip mo, ayusin mo ang iniisip mo, ayusin mo ang pinaniniwalaan mo. Napansin mo kapag nagkamali ka ng paniniwala, nawawala ka? Nagwawala ka. Humihina ka. Nagugunaw ka. Natutunaw ka. Nasisira ka. So, ayusin mo ang pinaniniwalaan mo. Kapatid, tandaan mo, ang taong nagbabago ng isip ay nababago ang buhay. Ang taong nagbabago ng isip ay nababago ang buhay. Kaya hindi nababago ang buhay ng isang tao kasi hindi naman nababago yung isip niya. Bakit kaya hindi nababago yung buhay ko? Baka hindi mo binabago yung isip mo. Ulitin ko. Ang taong nagbabago ng isip, nababago yung buhay niyan. Posibleng hindi. Kaya nga mga kapatid, sinabi sa Easy English Version, ang ganda nito, tignan mo. What I say is true. A person could say to this mountain, move and throw yourself into the sea. Then it will happen like he says. But he must not let other ideas come into his mind. He must really believe that those things will happen. If he does believe it, God will do those things to him. Sabi dito, God will do those things to him. How to use your mind positively? Paano ba natin ginagamit yung isip na ito positively? Number one, mga kapatid, sabi dito, verse 23d, he must not let other ideas come into his mind. Number one, protect your mind. Kaya nagiging negative yan, hindi na poprotektahan yung isip. Kaya nga mga kapatid, may gate tayo. Kaya nga may pintuan tayo. Kaya nga may bintana tayo. Kasi pang secure mo yan. Di sana hindi na natin nilagyan yan. Kaya nga may damit tayo. Para magkaroon ng security. Kaya ka nagdadamit. Kaya ka may nilalagay na harang. Kaya may security para maprotektahan ka. Para maprotektahan ng isang bagay. Kung alam mo kapatid na makapangyarihan ng isip, pinoprotektahan mo yan. Kaya nga sinabi, but he must not let other ideas come into his mind. Kaya nga yung iba dati, lakas-lakas ng pananampalataya. Kaya lang ang daming naririnig ng mga mali, na mukhang tama. Ibig sabihin nun, deception. Mukhang tama, pero mali. So you have to protect your mind. Now the question is, how's your thinking? Or ano ang iniisip mo patungkol sa'yo? Mahirap o mayaman? Mahina o malakas? Pinagpala o sinumpa? Kawawa or kahanga-hanga? Always remember this, brothers and sisters. Ang taong nega ay mahirap maging mega. Ang taong nega ay mahirap maging mega. Ang taong nega ay mahirap maging mega. Hindi tayo mag-grow. I've seen a lot of people, leaders, pastors, father, mother, students, mga kapatid.
Hindi binabantayan yung isip. Kaya mamaya dyan, okay na sana eh. May nakapasok na mali. Kaya sinabi dito ni Lord, he must not let other ideas come into his mind. Para magkaroon tayo mga kapatid ng positibong pag-iisip, kinakailangan pinoprotektahan ito. Kailangan magkaroon tayo ng proteksyon. He must not let other ideas come into his mind. So it is your decision. Kung papasukin mo yung mga maling ideas na yan sa iyong isipan. Kaya nga mga kapatid, meron tayong pansala sa mga pumapasok sa ating isipan. Ito yung salita ng Diyos. Napaka-importanteng filter nito. So kapag hindi sang-ayon sa word, huwag mong papapasukin. Pag sang-ayon sa word, papapasukin mo kahit na gaano ayaw mong tanggapin pero nakasulat dito at dapat mong tanggapin, papasukin mo. Pero kapag hindi, huwag mong papapasukin. Kaya nga kahit na anong bashing, ang sabihin sa akin o kung ano man, pag alam kong tama sa sinasabi ng Panginoon, wala akong pakialam. Kasi yun yung tama. But you must know how to protect your mind. Alam mong tama eh. O alam mong mali. Hindi ka magiging mega hanggat nega ka. So you have to protect your mind. Malaki kasi ang kinalaman ng mga salita na pinapapasok mo sa'yo para lumakas ka or manghina ka. Protect your mind. Pangalawa mga kapatid, kaya ang isang tao nagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay kasi pinoprotektahan niya yung kanyang pag-iisip. Protect your mind. Pangalawa mga kapatid is purpose your mind. Purpose your mind. Ibig sabihin, i-resolve mo yan. Determine. Aim. He must really believe. Kaya nga sinabi sa 23e, he must really believe that those things will happen. Really believe. You have to purpose your mind. Kailangan settle dyan. Kailangan resolve yan. Ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Ano ba talaga yung laman ng isipan na yan? Kaya nga mga kapatid, yung pinaniniwalaan mo, according to the Word of God, ulitin ko ha, yung mga pinaniniwalaan mo according to the Word of God ay mangyayari sa'yo. That's the power of positive thinking. That's the power of positive thinking. Kaya nga nagpapasalamat ako nung bata ako, nagsisimula ako sa pananampalataya, although di naman sa lahat ng panahon, okay lahat na nababasa natin. Then nakabasa ako ng isang libro, napakaganda, nung The Power of Positive Thinking ni Dr. Vincent Peale ba yun? Yun. The Power of Positive Thinking. Nung nag-uumpisa ako sa faith, of course, yung Bible binabasa mamaya dyan, natuturuan ako mag-isip ng tama. Eh kasi nga, galing ka sa mga maling pag-iisip eh. Naling pamumuhay, pag nag-aayos ka, nakakatulong ito. You have to protect your mind and you have to purpose your mind. Ano ba talaga yan? But make it sure, mga kapatid, ang foundation ng iyong sinisettle sa isip ay Word of God. Kaya nga, umpisa pa lang, nilinaw na ito sa sinabi ni Jesus sa verse 22. Ano yon? Have faith in God. So yung purpose nito, yung decision nito mga kapatid, yung ine-establish natin sa isip natin, dapat may kinalaman kay Lord. Have faith in God. Ito makinig kang maigi kapatid dito. Actually, faith doesn't mean that God will do what you want. Ulitin ko. Faith doesn't mean that God will do what you want. It means trusting God that He will do what He said. Faith doesn't mean that God will do what you want. It means trusting God that He will do what He said. Have faith in God. Remember that what consumes your mind creates the course of your life. Kung ano yung nagkukonsume dito, kung ano yung kumakain sa isip natin, yan yung nagki-create ng course natin sa buhay. Sinasabi mo, hindi mo kaya, hindi ka na talaga lalakad. Wala nang pag-asa, hindi ka na talaga magsusumikap. Pag sinabi mong, hindi na ako mapapatawad, yun na lagi yung itatakbo ng buhay mo. Pag sinabi mong, masama na talaga ako, o wala na siyang pag-asa, ganun lagi, hindi ka na ngayon kikilos. O yung kilos mo mga kapatid,
pa-back out. O kaya pasuko na lang. Kasi yun yung nagkukonsum sa atin. Kaya nga you have to purpose your mind. Because what consumes your mind creates the course of your life. Maybe you've heard the expression, you are what you eat. Kung ano ikaw ngayon, kasi yun yung kinakain. Nung nakaraan, pambihira yan, biglang pumalo pataas yung BP ko. Alam ko eh, may hindi maganda. So nag-BP ako, 135. Usually, normal lang naman ako, kaya lang, nag-135 siya, over 85 yata. Grabe, mataas. So, at buti na lang din, natuto ko ng diastolic sa systolic na yun. Kung ano yung normal, kung ano yung pataas, at ano yung stage 1 na hypertension. Tapos binalikan ko siya. Ganun lagi ako, pag may nangyari, baka meron, ano kinain ko? Ganun muna eh. Ano kinain ko? Natandaan ko, may kinain ako na chicken, na yung breadings, pagkaalat-alat, pinilit kong kainin. In number one, nakalaban niya ng high blood, yung salt saka sugar. Of course, cholesterol, pero yung salt saka sugar na yan, pag di mo nabantayan yan, mapuputok na lang yung mga ugat-ugat mo sa ulo eh. Hindi ka nagbabantay eh. You have to protect your mind. You have to purpose your mind. You are what you eat. You are what you think. That's why Proverbs 23 verse 7 said, "For as he thinks in his heart, so is he." For as he thinks in his heart, so is he. Kung ano yung pinaikot-ikot, pinagbubulay-bulayan, nire-reflect, kumakain sa isip, yun ang nagiging siya. Nakakatapos ako. Kahit mahirap, nagagawa mo. Pupunta ako ron. Nakakapunta ka. Gagawin ko to. Nagagawa mo. May power eh. For as it thinks in his heart, so we see. Kung ano, yung madalas mong iniisip, yun ang nagiging ikaw. Brothers and sisters, what you compose in your mind will be exposed in your life. What you compose in your mind will be exposed in your life. Kaya nga, use your mind positively. Because your mind is so powerful. Kaya sinabi ng Panginoon in Romans chapter 12, you will be transformed by the renewing of your mind. Then, saka mo lang maunawaan kung ano yung gusto ng Panginoon sa'yo. But you have to change it. You have to transform your mind. Anong gagawin mo kapatid? Protect your mind and then purpose your mind. How to use your mind positively? Protect your mind and purpose your mind. Kapatid, kung alam mong malaking bagay ang pag-iisip sa isang tao, hindi mo hahayaan tapunan ng mga basura yan. At inaalagaan mo yung isip na yan. Gusto mong alagaan yung isip mo? Magbasa ka lagi ng salita ng Diyos. Makinig ka ng puro na preaching ng salita ng Diyos. You have to protect your mind. Gawin mong healthy yung isip na yan. Kasi powerful, malayo mararating ng taong protektado yung kanyang isipan. Then purpose your mind. Kapag may iniisip ka, matuto ka kapatid na mag-concentrate. Matuto ka kapatid na i-establish yung isip na yan. Kasi mahirap mag-desisyon ang taong magulo ang kanyang pag-iisip. Ulitin ko, mahirap mag-desisyon ng tama ang taong magulo ang pag-iisip. Maraming mga negative things na nangyayari sa kanya. So how to apply your faith to everyday life? Araw-araw, ito na. Magagamit natin ito kapatid. So yung binili mo ng mga tools, hindi lang tinatambak sa bahay. Pinakikinabangan yan, kapatid. Pakinabangan mo. Itong pananampalatayang ito na binigay sa'yo ng Panginoon, number one, use your mouth powerfully. Kung alam mo nakakapagsalita ka, maximize mo na yan, bibig na yan. Maximize mo, kapatid. Piliin mo yung salita mo. Piliin mo maigi. Use your heart undividedly. Huwag mong hinahati-hati siya. Huwag mong winawasak-wasak yung pusong yan. Mahirap magmahal ng tama. Yung taong wasak-wasak.
Huwag mo i-double-double. Huwag mo pahirapan. And use your mind positively. Use your mind. Power yan, kapatid. Future mo nakataya dyan. Future ng family mo, future mo, ng karir mo, ng pananampalataya mo. Now, let's look at the conclusion of Jesus about faith. Ito maganda na dito, kapatid. Pansinin mo itong maigi at dalangin ko, maiwan sa atin itong mga salitang ito ng Panginoon. Verse 24. Therefore, I tell you. Sabi ito ni Jesus, ha? Therefore, ito niya kinunclude. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Kapatid. Kung mapapansin natin dito, may tenses yung pananampalataya. Three tenses of faith, past, present, and future. Believe that you have received it, and it will be yours. Kapatid, tandaan, faith ang magtutulak sa'yo para maniwala kang tinanggap mo na yung pinanalangin mo. Faith ang magtutulak sa'yo para maniwala ka na tinanggap mo na. Sabi dito, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Pinapanalangin mo pa lang, pinaniniwalaan mo ng tinanggap mo na at tatanggapin mo ito. Therefore, mga kapatid, kinakailangan mabuo muna siya sa spiritual world. Makinig ka maigi dito. Kasi mga kapatid, faith is beyond senses. Yung senses, pandito yan. Nakikita mo, nararamdaman mo, nalalasahan mo. Nakuha natin, nahahawakan mo. Pero sinabi dito, believe that you have received it and it will be yours. So kinakailangan mangyari muna ito sa spiritual world. May magganap muna para may magganap sa physical world. Dalawang kaganapan. Ngayon ang tanong. Minsan may, ilang ito mga kapatid, minsan may inaabangan tayo na may magganap sa physical world. Ang tanong, may naganap ba muna sa spiritual world? May naganap ba muna? Because faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hebrews 11:1. Ngayon, handa ka bang may maganap muna sa spiritual world? May handa ka bang may maganap muna, kapatid, na hindi nakikita ng iba? At balang araw, makikita na ng lahat. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Akala ko kalokohan lang to dati. Buti na lang, pirotektahan ko yung isip ko sa sinasabi ng iba, pati ibang mga preachers. Wala yan, ano yan, hyper yan yung ganyan. Anong hyper sinabi ni Lord, hyper? Pwede rin. Kasi wala naman, minsan nga, sinabi ko nga, it's like a tool that will make you like a fool. Kasi hindi naman nila nakikita eh, kaya hindi nila pinaniniwalaan. Ang dami ko mga kapatid, nung pinapractice ko to dati, parang wala lang. Pero hindi ko hinahayaan na mabura sa puso't isipan ko, pati sa bibig ko. Minsan nandiyan na, lalo pag tumatagal na, nahihirapan ka, parang nawawala eh. Kaya lang, ano i-expect mo na mangyari sa physical world? Eh, hindi mo na na-establish sa spiritual world. Believe that you have received it. And it will be yours. Maniwala kang tinanggap mo na. Salvation, healing, provision, breakthrough. Again, trust God that what He said, kapatid, ay gagawin niya. Trust God that He will do what He said. Paniwalaan mo. Kaya sinabi sa 24, therefore, I tell you. Therefore, I tell you. Kaya nga kapatid, importante yung foundation ng word ng ating Panginoon. Hindi tayo katulad ng iba. Sige, positive thinking,
positive, motivated na speaking, okay yun. Kaya lang, dapat ang foundation, yung sinabi ni Lord. Pag hindi naman, bakit mo paniniwalaan? Kaya lang, pag yung sinabi ni Lord, tandaan mo kapatid, therefore I tell you, bakit? Hindi babaliin ni Lord ang sinabi niya. Kapag sinabi niyang ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Kapag sinabi niya, sinabi niya. Kahit mukhang imposible sa iba. And it will be yours. Kapatid, ano yung mga bagay ngayon na para bagang imposible sa iba at sa iyo na alam mong posible sa ating Panginoon? Ano yung mga bagay na yon? Litin ko. Faith is your vehicle papunta sa iyong miracle.